Magandang araw sa inyo mga pinsan. What we have here is the Yamaha Aerox 155 version 1 model. Ano? At ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung basic setup na ginawa natin sa motor na ito. Ano po? By the way, this motorcycle is the red and the black version of the Yamaha Aerox. So paano? Simulan na natin. So bago natin tirahin kada piyesa, no, ipapakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng mismong motor na to. Okay, check this out. So, bale, una sa nadagdag na accessory dito sa motor na ito ay itong crash guard na to. Madaming issue na nagtatalo sa pagkakaroon ng crash guard ng isang motor, kung pangit ba to or nakabubuti, nakakatulong ba, o baduy o pampabigat lang sa motor. Pero nakadepende sa isang rider yung paglalagay niya. Sabi nga sa kasabihan, your car, your rules. Pero dito kasi sa probinsya, kaya pinakabit tong motor ay hindi para ma-serve yung tinatawag na crash guard. Kumbaga, ito, magiging protection siya kung sakaling matumba yung motor. I mean, para hindi magasgasan yung fairings direkta, pag natumba kasi siya, ito yung unang babagsak. As you can see, meron siya dito, no? Hanggang dito yan. Usually kasi dito sa probinsya, ang mga kalsada ay hindi kagaya sa Maynila na smooth na smooth. Dito kasi may mga uneven roads na hindi mo inaasahan na baka matumba ka. Not totally, masemplang ka, pero pag stand mo baka matumba. You know what I mean. So, ayan, generic crash guard lang yan. Pero, matibay naman, bakal. At, it served its purpose, no? Minsan na-drop na to, pero gas-gas lang, o, ayan, o. Okay. So, yan, kung makikita nyo, yung forma ng crash guards niya. Yan, medyo maporma siya. At meron siyang scoop dito sa harap. Ba yun, o, parang mask. Bakal din yan. Yan, nakagandahan yan. So, isa pa sa napadagdag na accessory dito sa motor na to, ayan, kung makikita ninyo yung dalawang mata na yan, ay tinatawag natin na atom. Atom, tama ba? Ayan. Bali, ang purpose nito, isa siyang auxiliary light na pangkaragdagang ilaw na kung sakaling madilim yung daan, pwede mo siyang buhayin. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan, meron siyang bright white at meron ding amber. May kulay dilaw. So, depende yan kung masyadong masilaw yung kasalubong mo. Pwede mong paltan yung kulay, no? So, ayan. Yan, lingid sa inyong kalaman, ang paglalagay ng auxiliary lights, eh hindi lang siya, shout out sa'yo. Ang paglalagay kasi ng auxiliary lights, hindi lang siya para dagdag angas. Kumbaga, kaya nga auxiliary lights, pandagdag ilaw yan kung sakaling madilim yung kalsada. Dito sa probinsya, gamit na gamit yan, kailangan yan. Dahil madalas, walang ilaw kagaya ng kalsadang to. Yan. So pag nag-iisa ka lang at kukunti naman yung kasalubong mo, pwedeng-pwede mong gamitin yan. Para na rin kung sakaling may tumawid na kung anuman, hayop man yan, aso man yan, mas madali mo sila makikita. Isa rin sa purpose ng pagkakabit ng auxiliary light, eh yung added visibility. Yes po, added visibility mo. Kasi kitang-kita siya kapag nasa malayo. Kumbaga, madidistinguish ng ibang sasakyan na present ka. So, maging mindful lang tayo sa paggamit nito para hindi tayo kagalitan ng ibang motorista. Ano? Isa pa sa dinagdag natin sa motor na to ay yung box bracket niya. At syempre, may box yan. Yan, this is a SEC brand. SEC brand. Napakatibay. Ano? Napakalaking gamit niya. Lalo't higit dito sa probinsya, sapagkat hindi mo na kailangan kung saan-saan isabit-sabit yung mga pinamili mo, no? Or kung may daladalahan ka man kapag may long ride, napakalaking gamit niya. As you can see, dito sa kanyang muka, may pinalitan na tayo, no? Kung makikita nyo, iba yung hitsura niya sa harap. Kasi yung side mirror, imbes na nandito, nilipat natin dito. Wala lang, pangkaragdagang forma lang. Sabi nga, the beauty is in the eye of the beholder, kanya-kanyang trip yan, no? As long as hindi nakakasagabal sa iba at hindi nakakaperwish sa iba, kung saan ka masaya, edi suportahan, no? Yan. Ang nakakabit dyan is Aerox bracket. At nilagyan din natin siya ng windshield for Aerox. This is, ano ba yan? SEC brand, SEC brand, ano? Windshield, napakatibay.
So, nagmukha siyang parang NMAX na Aerox. So, paano tatawagin to? NROX. Nilagyan na rin natin siya ng sticker. Sarap, recipe, safe, AGV. Kahit wala tayong AGV na helmet. Isa pa sa dinagdag natin sa motor na to, eh yung, ito. Mayan, may ano pa, may dumi. Yung mating niya. So, para saan ba kuya yung mating? Yung mating, yung magsisilbing apakan mo, para hindi yung stock na apakan. Kasi yung stock na apakan nito is rubber. So, ayan, para lang mas madaling linisin. Again, dito kasi sa bukid, dito sa probinsya, mas maputik dito ang mga daan, unlike sa Kamaynilaan. Okay, ano? Isa pa rin sa pinalta natin is yung radiator cover niya with fidget spinner. Bale, eto na siya. Again, this is SEC brand, SEC brand. Mura lang kasi, pero matibay. Quality naman. At nasa-serve naman niya yung purpose niya, no? So, ang kaiba nito sa stock, mas madaling linisin yung radiator mo. Pero ingat ka lang sa pagkakarwash kasi pag tinamaan yung radiator feed mo ng sobrang lakas ng pressure ng tubig, yan, o, magkakatupi yan, magkakadamage. So, ingat-ingat na lang. Tapos to, bawas siwal. Kumbaga, mas maano siyang... Mas malinis siyang tingnan kasi kukunti lang yung nakalagay. Unlike nung stock na plastic, ito, alloy siya. Tama ba, alloy? Okay. Isa pa rin sa pinalitan natin dito sa motor na to is yung decals niya. So basic lang naman, minor modification lang yung ginawa natin. Iba kasi yung stock nito. Ito, parang pinag-swap-swap lang natin yung kulay. This is red, white, and the black combination. Naiiba siyang tingnan as compared to stock decals. Nilagyan rin natin siya ng rim or mug decals para naman kahit paano matugunan niya yung accents ng stock na kulay, the black and the red. No, yung accent niya, yung kulay, black, red at white. Oh, yan, nilagay natin diyan. It's Aerox 155 para naman mukhang presentable pa rin, ano. So, isa pa rin sa karagdagan eh yung pipe slider niya, mamaya tong pipe. Ano ba paps purpose nung slider ng pipe? Syempre, in case na matumba yung motor mo sa side na to, hindi directly tatama to kasi magkano rin ba yung pipe, mas mahal siya as compared sa pipe slider, syempre. Oh, kahit paano siya yung unang babagsak, siya yung unang lalapat sa lupa kung sakaling mahina lang yung semplang mo. Pero kung malakas naman, hindi rin niya maserve yung purpose niya. Again, ito ay para lamang sa mahinang semplang or sa mahinang tumba. So naglagay na rin tayo ng yayamanin bolts. Ayan, kung makikita ninyo, yung nagkikintabang yan is the Yayamanin gold bolts. Ayan, o, meron din sa disc, sa harap. Ayan. At meron din siya sa parting body ng fairings. Ayan. At yung sa likod. So lahat na nakikita ninyo yung gold na yan is Yayamanin bolts. O, pandagdag ano lang ba? Pandagdag forma lang. So hindi lang natin nalalagyan ng bolts is yung loob niya. So from this, to the air cleaner. Black boy, shout out natin. So another thing na nilagay natin sa motor na to eh yung JVT power pipe niya. So ang review ko sa pipe na to, hindi naman siya ganun kaingay, pero kahit paano noticeable siya, no? So far sa mga checkpoints naman na dinaanan natin, hindi naman siya ganun sitayin. Ang gandahan sa pipe na to kasi meron siyang adjuster sa ilalim. Eh no, kung sakaling pihitin mo man yan, it's either lalakas or hihina yung tunog. So napakalaking bagay niyan at good point. Plus good point, no, para sa motor. Napansin ko lang, mas maganda yung flow nung hangin nung nakapipe na siya. At dagdag angas konti, no. Mas mapapansin ka ng motorista, pero I'm not a fan nung sinasabing loud pipe save lives. Kumbaga, ito lang, wala. Kasi ito trip ko eh. Ito yung trip natin. So, your car, your wheel, your rules, no? Bigyan ko yun ng sample na tunog kapag buhay siya lang. Oh, yan siya pag naka-idle. Pag binibirit naman. Yan yung tunog niya. So far so good. So nakita nyo naman yung kabuuan ng ating motor. So again, this is just the basic setup of the Yamaha Aerox 155. So madami pa ang pwedeng isetup dyan. At preference naman ng owner kung paano niya isesetup yung kanyang motor. So napakaraming pwedeng gawing setup sa motor, ano? Depende na rin nga dun sa may-ari mismo. Pwede mong palitan yung mga shocks niya,
kung may pera naman at pwede mong buhusan. Meron pa nga na may mga nakikita tayo sa internet na million worth Aerox, million worth na motorcycle. At nakadepende naman lagi sa iyo kung ano, pera mo naman yan, gamitin mo yan sa tama. At kung ano yung nagpapasaya sa'yo, as long as hindi ka nakakasakit ng iba at hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iba, go lang, ano. At the end of the day, kung saan ka masaya, edi, dun ka happy. So ayun, nais ko lang iwan ang mga salitang life is too short, so live your life to the fullest, gawing masaya ang inyong bawat araw. At huwag laging kakalimutan na may Diyos na nakasubaybay sa atin. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Again, this is Papa P TV. Hanggang sa susunod nating pagkita, paalam!